natin ang patungkol sa maikling kwento na isinulat ni Ernest Hemingway na Ang Matanda at Ang Malagkat. Noong nakaraan, tinalakay natin ang patungkol sa mga elemento ng isang maikling kwento. Sa ngayon naman, ating namang tutukuyin ang mga elemento na makikita sa ating nabasang maikling kwento. Una ay ang tema. Na kapag sinabi natin ang tema, ito ay ang paksa ng isang akda. Sa ating nabasa, naipakita ang pakikipagsapalaran ng ating pangunahing tauhan. May hahambing sa pang-araw-araw na gawain ng lahat sapagkat naitataguyod ang sarili sa gitna o kabila ng labis na pagsubok na dumating. Dito din nakita natin ang Christian allegory, kung saan inihalintulad ang paghihirap ni Jesus at ni Santiago. Pangalawa ay ang tauhan. Kung saan kapag sinabi nating tauhan, ito ang bumubuo o nagbibigay ng buhay sa ating maikling kwento. Sino-sino nga ba ang ating mga tauhan sa ating kwento? Una ay ang ating pangunahing tauhan. Ito ay si Santiago. Siya ay isang masipag at matapang na matandang mangingisda na nakahuli ng marlin. Siya ang sumisimbolo sa mga tao. Sumisimbolo din kay Jesus. Siya ay puno ng kabutihan, tiyaga at kabutihang loob. Ang sumunod ay ang isdang marlin, na kung saan sumisimbolo ito sa pagkakataong mayroon ng isang tao. Sa kwento, ipinakita o inilahad ng author ang paglitaw ng ganitong isda ay panapanahon, na kung saan sa ating buhay, kapag may pagkakataon ka, kunin mo na. Ika nga nila, hindi natin alam kung kailan natin ibabalik ang ating buhay sa ating may kapal. Sumunod ay si Manolin. Siya ang binatang kaibigan ni Santiago na sumasamang mangisda sa kanya dati. Ni simbolo ng pag-asa. Patunay na may magagandang bagay pa ring darating. Kaibigang nagbibigay saya at nagpapanatag ng loob. Maari siyang may hakalintulad na disipulo ni Jesus. Sa kwento, naipakita na siya ay tunay na kaibigan ni Santiago. Dahil sa kabila ng maraming kritisismo sa mangingisda, ay andun pa rin siya upang siya ay kanyang suportahan. At ang huli ay ang pating, na siyang naging katunggali ng ating pangunahing tauhan na si Santiago. Siya ang kumain sa marlin. Ang pating ay may sisimbolo bilang pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. Ito rin ay kumakatawan sa kasamaang nasa loob ng isang tao. Gayun din na gagawin ng lahat ang pang-aagaw ng hindi kanya at kasiyahan ay makitang magdusa ang kapwa. Sunod ay ang tagpuan. Una kung saan kapag sinabi nating tagpuan, dito naganap ang mga pangyayari. Ayon nga sa ating nabasang kwento, nagsimula ito sa dagat na kung saan ang mangingistang si Santiago ay nagpursigidong nakahuli ng isda. Bakit kaya sa dagat? May hahalintulad ang ating buhay na isang malawak at malalim na dagat. Mararanasan natin ang mga pagsubok sa buhay, gustuhin man o hindi. Tulad ng tubig sa dagat, minsan kalmado, minsan malalakas, na kung ating ihahalintulad sa ating buhay, ito yung mga pagsubok na kaya natin at pagsubok na minsan ay halos tayo na. Panghuli ay ang aral. Na kapag sinabi nating aral, ito ay ang mensahe na nais ipabatid ng isang akda. Sa ating nabasa, naipakita ang pananalig na lahat ng pagsubok sa buhay ay malalampasan at sa huli ay makakakuha o mapapasa atin din ang ating inaasam. Tulad sa ating nabasang kwento, ipinakita ng ating pangunahing tauhan ang kanyang pananalig na malalagpasan niya lahat ng pagsubok. Ipinahihiwatig nito na kapag isang tao ay may determinasyon sa kanyang ginagawa, kayang gawin kahit na siya ay maghirap. Tatandaan na ang bawat paghihirap ay may kalakip na kaginhawaan. Gaya nga ng palagi nating naririnig
sa mga nobelang ating napapakinggan ang salitang fighting. Ating pakakatandaan na ang mga pagsubok na ating nararanasan ay alam ng Diyos na kaya natin itong lagpasan at bigyan ng solusyon. Kaya, laban lang habang may buhay, kanganila. Okay, matapos nating matalakay ang mga elemento na nakapaloob sa ating kwento na ang matanda at ang dagat, sana ay meron kayong naintindihan upang sa susunod na gawain ay maaari niyo itong magamit at sana ang aral na inyong natutunan dito ay magamit ninyo sa inyong mga buhay.